Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Marami pang kailangan gawin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago niya matupad ang mga ipinangako niya noong panahon ng kampanya. Sa isang panayam, sinabi ni Marcos na sumasang-ayon siya sa sinabi ng isang ekonomista na nagbigay sa kanya ng gradong incomplete sa kanyang unang taon ng pamamahala. Aniya, kailangang ayusin ang kanyang administrasyon ng epekto ng nasa 40 taon na pagpapabaya ng bansa sa sektor ng agrikultura. Kailangan din aniyang bumuo ng mga programang gobyerno para tugunan ang problema sa inflation. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na marami nang naabot at natapos ang kanyang administrasyon, isang taon na ang nakalipas mula nang maloklok siya sa pwesto. Pero giit niya, marami pang dapat gawin, pagbabago at dapat ayusin ang kanyang administrasyon. Naunang sinabi ng Pangulo na pagtutuunan niya ng pansin ng sistema sa Department of Agriculture para tiyakin ang seguridad sa pagkain ng bansa bago niya bitawan ang pwesto ng Agriculture Secretary. Wala pang kasunduan ng gobyerno kaugnay ng hiling ng Estados Unidos na kupkupin ng Pilipinas ang nasa 50,000 refugee mula Afghanistan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangang isaalang-alang ang mga problema sa seguridad na posibleng mangyari kung pagbibigyan ng Pilipinas ang Amerika. Hindi pa aniya mapagkakasunduan ang hinihingi ng Estados Unidos hanggat hindi pa napaplansya ang mga isyong kaugnay nito. Naunang ibinahagi ni U.S. President Joe Biden ang issue ng mga evacuee na Afghan sa state visit ni Pangulong Marcos sa Washington noong Mayo. Pinag-aaralan din ng Department of Justice kung maaaring patuloyin sa Pilipinas ang mga refugee. Lumikas ang nasabing mga Afghan mula sa kanilang bansa matapos ang matagal na pakikipaglaban ng puwersa ng Estados Unidos sa mga terorista doon. Lumagpas na ng 2 kilometrong haba ng lava na umagos mula sa bunganga ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot sa 2.1 kilometers ang haba ng lava flow sa MIEC Gully mula 1.6 kilometers noong Miyerkules. Sa Bonga Gully, bahagyang umusad sa 1.3 kilometers ang lava flow mula 1.2 kilometers kahapon. Umabot naman sa 1,000 metro ang taas ng ibinugang plumes ng bulkan mula 800 kahapon. Samantala, na itala ang 276 na insidente ng rockfall, 7 dome collapse pyroclastic density current event at 2 lava front collapse mula sa Mayon sa Magdamag. Nagbuga rin ang bulkan ng 595 na tonelada ng sulfur dioxide. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Mayon. Nagbabala rin ang FIVOX laban sa pag-agos ng lahar kasabay ng pag-ulan. Maaring pumalo sa 370 million pesos ang jackpot prize para sa Ultra Lotto 658 na nakatakdang bulahin bukas, Hunyo 30. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, ito ay dahil sa hindi pa rin napapanalunan ang jackpot prize nito na umabot na sa mahigit 343 million pesos noong Martes na may winning combination na 28, 19, 24, 35, 38 at 37. Dahil dito, tataas sa 370 million ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 ayon kay PCSO Assistant General Manager for Gaming Arnel Casas. Samantala, wala rin nakakuha ng tamang kombinasyon na 47, 45, 41, 06, 37 at 48 sa Grand Lotto 655 draw noong Miyerkules na may premyong mahigit sa 43 million pesos. Wala rin nanalo ng jackpot prize na mahigit 8 milyong piso para sa Mega Lotto 645 noong ding Miyerkules na may winning combination na 13, 8, 3, 31, 30 at 43. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.